Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda Alves, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay Day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jean Keferes. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload, lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload. Malaking tulong na po yan mga idol. Maraming salamat. Shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload, sa mga silent listener. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard, sa mga baker, sa mga blind community. Maraming salamat sa suporta ninyo. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Uwi ka ng babaylan. Huwag kayong pangunahan ng takot. Totoong mababangis ang ating mga makakalaban dahil masahol pa ang mga ito doon sa mga halimaw. Ngunit kailangan na magpakatatag. Kailangan ng mga tao ang ating presensya. Mas malalagay lamang tayo sa alanganin kung maunahan tayo ng takot. Sama-sama tayong labanan ang mga ito. Sama-sama natin napabagsakin ang mga halimaw na ito. Magtulungan tayo. Kailangan na maiparating agad sa lahat ng mga tao ang problemang ito. Kailangan nilang makipagtulungan sa atin. Sa gabing ito, Tiniente Aragon, kinakailangan na maglilibot at hindi pwedeng magpabaya kahit na wala na tayong nararamdaman ng mga presensya galing sa kadiliman dito sa kalooban ng bayan. Kinakailangan pa rin sa lahat ng mga oras na mag-iingat sa ating mga kilos at galaw. Agad naman na sumang-ayon ang dalawang opisyal sa sinasabi nitong si Tias Cidis. Ipinaalam na din itong si Tiniente Aragon kung gaano kahalaga ang grupo nila ni Tias Cidis sa kanilang misyon at kinakaharap na problema dito sa kanilang bayan, lalo na ang nagawa ng mga ito sa pagligtas sa pamilya ni Katunying. Kaya batid ng mga pulis na kasama ang grupo ng babaylan doon sa mga sundalong nakapwisto na doon sa bukirin ng Kampo Utso. Ngunit bago naman tuluyan na nakaalis ang mga ito, dumating na din doon ang grupo nitong si Nitoy kasama sina Tonton at George at ang dalawa pang mga kasamahang pulis na mayroong mga tangan din na mga mutya at may mga karunungan din pagdating sa mga usal. Agad na dumiritso ang mga ito doon kay Hipisaryo para ipaalam ang kanilang pagdating. Kaya ang nangyayari, ipinakilala ni Hipisaryo ang grupo nila ni Nitoy doon naman sa grupo nila ni Tiniente Aragon. Wika nitong si Hipisaryo. Mabuti at dumating na din ang grupo ng mga pulis na ito, Tiniente Aragon. Alinsunod pa rin ito sa utos ni General Mata at General Marco. Galing ang mga ito doon sa Kampo Uno. Hindi din pangkaraniwan ang mga ito dahil mayroon din kakaibang mga kakayahan ang mga ito at ayon kay General Mata, malaki ang kanilang maitulong sa atin. Agad naman na kinamayan ito ni Tiniente Aragon at uwi ka nito kay Nitoy. Sinabi na sa akin ni Musang ang tungkol sa pagdating ninyo. Kailangan talaga ngayon ang tulong ninyo dito sa aming bayan. Dahil nasa loob na ng bayan ng Kampo Utso ang mga kalaban. Sagot naman itong si Nitoy doon sa tinienteng sundalo. Kung ganun, kailangan na natin na kumilos. Makakatulong kami sa inyo. Kung ano na ang mga napagplanuhan na ninyo, tutulong kami. Pagkatapos agad nang umalis na ang mga ito, nagpasya na ang mga ito na hatiin na ang kanilang pangkat sa dalawang grupo para mas mapadali ang kanilang gagawin na paglilibot sa buong bayan. Kasama nila ni Nitoy sina Hipisaryo at ang 10 mga tauhan nitong pulis para libutin ang kabilang bahagi ng lugar ng bayan ng Kampo Utso. Samantalang magkakasama pa rin sina Tiniente Aragon at ang grupo ng babaylan na sina Tias Cidis. Samantalang ang mga talim naman na nasa patag, nagdesisyon ang pinuno ng mga ito na si Manong Felipe na isang alas
na umakyat muna ang kanilang grupo doon sa bukirin ng Kampo Utso para makipagkita muna doon sa grupo nila ni Commander Abkaya. Nakapagdesisyon ang mga ito na ipagpaliban muna ang gagawin na pagsakop at pag-atake sa bayan ng Kampo Utso. Naisip nitong mas nakakabuting unahin muna ang pagsasagawa ng mga ritual para doon sa dalawang mga batang kasama ng mga ito, ang dalawang batang nabihag nila galing doon sa kabilang bayan. Kaya sa gabing iyon, matiwasay ang pagdaan ng mga oras. Nagtataka pa nga sina Butok doon sa kanilang kampo dahil dalawang gabi na ang nakalipas na walang nagpaparamdam sa kanila ng mga kalaban. Kaya naisip niyang tama lamang ang kanilang gagawin na pasukin na ang kagubatan ng Kampo Utso. Kinabukasan, nagulat pa nga itong si Butok nang mabalitaan na may bisita ang mga ito na nandoon sa labas ng kanilang kampo. Dali-dali naman na bumaba itong si Butok kasama ang kanyang mga kaibigan para tingnan kung sino ang mga nasabing mga bisita at kung bakit siya hinahanap ng mga ito. Ngunit nagulat na lamang itong si Butok, pati na ang kanyang mga kasamahan at mga kaibigan nang bumungad sa kanilang paningin ang grupo nitong si Lucas, kasama ang anak na si Gabriel at ang mga matatandang aswang nagabunan na mga matatalik na kaibigan nitong si Tia Cedes. Hindi makapaniwala sina Butok na agad na matuntun ng mga ito ang kanilang kinaroon ng kampo. Agad na wika naman itong si Lucas habang nagpalingon-lingon sa buong paligid ng kampo. Mukhang sa ilang araw na ninyong nandirito, Dudong Butok. Matinding bakbakan na ang mga nagaganap. Itong mga huling araw lamang din na pag-alaman namin ang tungkol sa paglipat ng pwisto ng mga talim galing doon sa bayan ng Basak. Kaya napasagsag kami dito sa napakalayong lugar. May mga nakakausap kami kagabi at napagtanungan tungkol sa kampong ito. Kaya huwag ka nang magtataka kung bakit agad namin na natuntun ang kinaroonan ninyo. Inutusan kami ni Nanay Kanida na sumunod din sa inyo para makatulong. Dahil sa mga kaibigan ni Nanay Kanida na mga inkanto at iba pang mga nilalang na galing sa kanan, na pag-alaman niya kung gaano kalilikado ang sitwasyon dito sa lugar ng Kampo Utso. Tama ka, Tio Lucas. Kailangan talaga namin ang tulong ninyo. Pumasok na kayo doon sa loob at pag-usapan natin ang lahat-lahat. Doon sa loob ng kanilang kampo, inihayag ni Butok ang tungkol sa kanilang gagawin at plano na pagpasok sa kagubatan ng Kampo Utso para pulbusin na ang mga rebuilding talim. Sinabi na din ito ang tungkol doon sa lugar ng Tumana na matatagpuan lamang doon sa unahan ng kanilang kampo. Wika nitong si Butok. Marami nang nabibiktima ang mga ito, Tio Lucas, at ayaw ko nang mayroon pang mabibiktima ang mga demonyong ito, lalong-lalo na ang mga inosinding tao. Sakto ang dating ng grupo ninyo. Kailangan nila ni Arid ang tulong doon sa may Tumana. Dalawang gabi na ang mga nakalipas na walang talim ang nagpaparamdam. Ngunit hindi pwedeng magpapakampante sa dami ng mga napatay namin sa kanilang hanay. Natitiyak kong gagawa talaga ang mga ito ng mga pag-atake sa amin at sa lahat ng mga taong nandirito sa bukirin ng Kampo Utso, tulad ng kanilang ginawa doon sa lugar ng Sapangbato, kung saan marami sa mga taong nandoon ang pinatay at pinahirapan ng mga talim. Oo nga pala, Tio Lucas, hindi lamang mga talim ang makakalaban natin. Ang alas ng mga ito at siyang namumuno sa kanilang grupo, malakas ang kakayahan sa pagbuhay doon sa mga masasamang mga nilalang na matagal ng patay. Maging ang mga sundalong napatay ng mga ito, nagawa din itong mabuhay at mas bumalasik pa ang kanilang tanga ng mga lakas. Ngunit ulo ang kahinaan ng mga ito. Sa ngayon, kailangan na natin na kumilos bago pa makagawa ng mga hakbang ang mga kalaban at baka maunahan pa tayo. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang inihatid ng dalawang sundalo ang grupo nila ni Lucas papunta doon sa lugar ng Tumana. Samantalang pinabalik din ni Butok ang kapatid ni Maki na si Baltok at ang kanyang dalawang mga anak na sina Amadio at Suki. Dahil balak nitong si Butok na isasama nila ang mga ito doon sa kanilang gagawin ng pagpasok sa kagubatan.
sa mga pagkakataon na iyon na pang-abot na din ang dalawang mga alas at ang kanilang mga tauhan. Agad na napag-usapan na ng mga ito ang kanilang gagawin ng mga hakbang. Wika nitong si Commander Abkaya. Ngayon, na mas lumakas pa ang ating pangkat, gawin na natin ang pagpatay sa ating mga kalaban, Manong Pilipe. At gawin na din natin ang plano mo tungkol sa pagsakop sa bayan ng Kampuotso. Gawin natin ito sa katirikan ng araw habang hindi inaasahan ng mga ito ang ating gagawin. Batid kong tuwing gabi, mas mahigpit ang kanilang pagbabantay. Kaya mas nakakabuting sa katirikan ng araw ang ating gagawin na pag-atake sa mga ito. Sumang-ayon naman agad ang grupo nila ni Manong Pilipi sa sinasabi ng pinuno ng mga rebuilding talim. Sa nakita niya kasing mga sungayan ng mga aswang, kasama pa ang mga inkantong nandoon, natitiyak ng mga ito na magagawa na nila nang walang kahirap-hirap ang kanilang mga binabalak at maipaghiganti na ang mga kamatayan ng kanilang mga kasamahan at dalawang alas doon sa isla ng Mahanay. Binabalak ng mga ito na sa araw na ito mismo gagawin nila ang kanilang plano. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, umuusad na ang grupo nila ni Manong Pilipi doon sa kakahuyan pababa na ng bayan. Umikot pa ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kagubatan para siguradong walang makakita sa kanila at hindi sila mararamdaman ng mga sundalong nakakuta doon sa bukirin. Kasama ng matandang alas, ang kanyang mga nasasakupan na mga talim. Sampu sa mga ito ang mas malakas na may mga tangan din at may mga karunungan sa mga usal na tinatawag niyang sampung disipulo. Kinabibilangan ito ng mga matatandang barangan at mga matatandang albularyo. Kasama din itong si Manong Pilipi ang ilan doon sa mga engkantong tikling. Pababa na ang mga ito doon sa bayan ng Kampuotso para gawin na nila ang pagsakop sa buong bayan. Ngunit kinakailangan na nilang mag-iingat dahil batid nilang may mga taong nandoon sa bayan na kaya silang kalabanin. Sa kabila ng lahat, tiwala pa rin itong si Manong Pilipi na magtatagumpay sila sa kanilang gagawin. Dala din nila ang dalawang mga batang bihag na sa mga pagkakataon na iyon. Habang umuusad ang kanilang grupo, nagsisimulang gumagawa na ng mga ritual ang mga matatandang disipulo para maisalin na ang kakayahan ng mga batang ito sa kanilang alas. Doon naman sa bundok ng Kampuotso, kumilos na din ang grupo nila ni Commander Abkaya. Hinati niya sa dalawang grupo ang kanyang pangkat. Ang isang grupo ang aatake doon sa lugar ng Tumana, samantalang ang kanyang grupo naman ang aatake doon sa base ng mga sundalo. Ang apat na mga rebuilding mandrigma na pinagkakatiwalaan itong si Commander Abkaya na tinatawag niyang tagasunod ng alas ang namumuno doon sa kabilang pangkat na aatake doon sa lugar ng Tumana. Kasama ang karamihan sa mga rebuilding talim at mga engkantong tikling. Samantalang kasama naman nitong si Commander Abkaya ang pinuno ng mga aswang na sungayan na si Inko Armak. Kasama din ang mahigit sa 50 mga aswang na sungayan. Umuusad na din ang mga ito pababa sa kuta ng mga sundalo. Kasama din ang mahigit sa 100 na mga rebuilding talim. Kaya ganun kalakas ang kanilang pwersa at ganon katiwala itong si Commander Abkaya na kayang-kaya na nilang pulbusin at durugin ang mga sundalong pumatay sa karamihan ng kanyang mga kasamahan at mga tauhan. May ilang mga kasamang nitibong amaranhig din ang mga ito at mga sundalong awol. Hindi nga lamang ganon na kadami dahil napapatay nila ni Butchok ang karamihan sa mga ito. Ganon pa man, nakakatakot pa rin ang lakas ng grupo nila ni Commander Abkaya. Sa kabilang banda naman, sa mga pagkakataon na iyon, papasuot ka din sa kagubatan ang grupo nila ni Butchok. Maraming dalang kagamitan ang mga ito dahil balak nila ni Butchok na hindi sila lalabas ng kagubatan hanggat mayroon pang natitirang buhay doon sa mga kalaban. Kasama ni Butchok ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan at ang grupo ng pamilyang mangangatay.
pagkapasok pa lamang ng mga ito ng kagubatan, agad na naglatag na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na sabulag at mga puder sa kanilang katawan. Balak nilang unang puntahan ang dalawang bahay doon sa gilid ng mga maisan. Doon kasi sa pangpangsaunahan ng dalawang bahay, nakakalaban nila ang mga sundalong awol at mga nitibong amaranig. Kaya sa isip ng mga ito, maaring malapit lamang ang lugar na iyon sa kuta ng mga rebuilding talim. Lumipas ang ilang mga sandali, nakarating na din sa bayan ng Kampuutso ang grupo nila ni Nanay Candida. Sakay ang mga ito ng kanilang sasakyan na minamaniho nitong si Pablo. Kasama nitong si Nanay Candida, ang kanyang disipulo, ang isa pang malakas na babaylan na si Mamang Tasing, ang apo nitong si Gabi, at ang anak ni Nanay Candida na si Luis. Agad na dumiritso ang mga ito doon sa presinto ng kapulisan para mag-abiso sa kanilang pagdating at sa kanilang pakay. Ngunit wala na doon ang hipi ng mga pulis dahil kasalukuyan nang nagbabantay ang mga ito sa ang buong bayan ng Kampuutso at naglilibot. Kaya ang ginawa nila ni Nanay Candida, naghanap muna ang mga ito ng mapaghingaan sa lugar na iyon bago nila hanapin ang grupo nila ni Tia Cedes, at habang naghihintay din sa pagbabalik ng hipi. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nasa paligid ng bayan ng Kampuutso ang maraming bilang ng mga talim. Kasalukuyang munang nagtatago ang mga ito dahil nasipat nila ang maraming mga pulis at mga sundalo na nagbabantay sa paligid ng bayan. Ngunit hindi iyon balakid para kay Manong Pilipi. May naisip na siyang paraan para agad na makapasok ang kanilang grupo doon sa bayan. Kasama niya ang mga engkantong tikning at may mga tatawagin din ang matandang alas na mga kampon ng kadiliman tulad ng mga lamang lupa at mga engkantong kabilang sa mundo ng mga mandrigmang alkantara. Dalawang bahagi ang kanilang pinaplano na sasakupin agad ang lugar na kinaruroonan ng mga nagbabantay ng mga pulis at mga sundalo, at ang lugar na nandoon sa kabilang bahagi kung saan nandoon ang karamihan sa mga gusali. Malapit ito doon sa may merkado ng bayan. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, maraming tao para mamili ng mga kakailanganin nila sa ilang araw na pananatili sa kanilang mga tahanan. Nagbigay na kasi ng kautusan itong si Katunying na huwag munang palabasin ang mga taong nandoon sa bayan sa kanilang mga tahanan habang mainit pa ang magiging labanan ng dalawang magkabilang grupo. Ang grupo ng mga alagad ng kabutihan laban sa grupo ng mga kampo ng kadiliman. Ngunit walang kaalam-alam ang grupo ng mga talim na sa bahaging iyon doon sa may merkado, mariin nang nagbabantay ang grupo nila ni Tia Cedes. Makalipas ang ilang mga minutong pagmanman ng mga talim sa buong paligid, nilibot nila ang buong bayan ng Kampuutso. Ngunit nanatiling sa labas ng bayan ang mga ito dumaan para siguradong walang makakakita sa kanila at hindi maalarma ang mga taong nandoon. Doon naman sa kabundukan ng Kampuutso, narating na nila ni Butchok ang dalawang bahay doon sa gilid ng maisan. Tumigil na muna ang mga ito sa kanilang pag-usad at nakikiramdam. Nakita nilang natutupok na ang mga bahay na iyon. Naglatag din muna ang mga ito ng mga malalakas na mga usal. Pagkatapos, wika nitong si Butchok. "Nandarito na tayo, Tio Umaki. Buddy, wala akong nararamdaman ng mga presensya ng mga kalaban. Kailangan natin napuntahan ang malawak na pangpang doon sa unahan at suyurin ang unahan ito. Baka sakaling may mga makikita tayong mga palatandaan tungkol sa mga nilalang at sa mga rebuilding talim." Mukhang wala ng palatandaan na gumagala pa ang mga nilalang sa lugar na ito. "Tama ka, Dudong Butchok. Baka doon sa mga batuhan, maramdaman pa natin ang mga iyon," ang sagot naman itong si Maki. At nasabi iyon itong si Maki dahil nakita nito ang mga kahoy na nalalabisan na tupok ng mga bahay ng mga taong dating naninirahan sa lugar na ito. Wala na din doon ang naiwan ng mga alaga ng mga ito. Napabuntong hininga na lamang itong si Maki, at makalipas ang ilang sandali,
nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paglakad. At sa puntong iyon, saktong doon din padaan ang grupo ng mga rebuilding talim na pinamumunuan itong si Commander Abgaya. Sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na mga ito sa gilid ng malawak na pangpang. Pababa na kasi ang daanan na iyon at papunta doon sa mas makakapal na mga kakahuyan na diretso malapit sa kuta ng mga sundalo. Kaya magandang daanan ito para sa kanila, para agad na makarating doon sa kuta ng mga sundalo na hindi agad makikita at mapapansin. Habang umuusad sina Butchok, biglang nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang pangitain doon sa paligid, hanggang sa nakakaramdam na ang mga ito ng mga presensya, ngunit pakiwari ni Butchok, maaring malayo pa ito galing sa kanilang kinaroonan. Kaya muling tumigil ang mga ito sa kanilang pag-usad at paglalakad at wika nitong si Maki. "Mukhang tama ang ating hinala doong Butchok. Nandrito nga sa batuhan dito sa pangpang ang mga nilalang. Gagawa ako ng mga usal para mahagilap agad ang kanilang kinaroonan. Kinakailangan natin na mag-ingat. Hindi na tayo mag-aksaya pa ng oras. Patayin na agad natin ang mga ito sa oras na mahagilap natin ang kanilang kinaroonan." Walang kaalam-alam ang grupo nila ni Butchok na isang malaking pangkat pala ang kanilang nararamdaman, na sa mga pagkakataon na iyon, nararamdaman na din ng grupo nila ni Commander Abgaya ang mga presensya ng mga sundalo. Kaya tumigil na din ang mga ito sa kanilang pag-usad. Nagtataka ang mga ito sa kanilang nararamdaman. Wika ng Commander sa kanyang mga kasamahan at doon sa pinuno ng mga aswang na si Inko Armak. "Mukhang may mga nilalang ang nasa paligid, Inko Armak. Hindi maaaring baliwalain ang mga ito. Natitiyak kong hindi galing sa presensya ng mga engkantong naninirahan dito sa kagubatan ang mga presensyang ito." Tumigil at mariin mo nang nagmanman ang mga ito, at ang ilan sa mga sungayang aswang agad na gumapang na ang mga ito doon sa matataas na batuhan para matyagan ang buong paligid ng malawak na pangpang. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakita na nila ang grupo ng mga sundalo doon sa unahan, ngunit saglit lamang ito. Dahil mabilis na nagtatago ang mga sundalo doon sa paligid ng batuhan nang maramdaman nila na nasa unahan lamang ang kanilang mga nararamdaman ng mga presensya, at wika agad itong si Butchok sa kanyang mga kasama. "Mukhang galing sa mga talim ang mga presensyang ito, Tiyo Maki. Buddy, natitiyak ko din na may kasamahang mga nitibong amaranhig din ang mga ito at mga sundalong awol. Ngunit bakit mayroon akong mga nararamdaman na mga presensya galing sa mga aswang?" Nagtataka din sina Nonoy at Maki, dahil pati ang mga ito nararamdaman din nila ang presensya ng mga aswang na sobrang ikinagulat ng kanilang grupo. Wika nitong si Maki, "Bakit kaya mayroong mga presensya ng mga aswang? Ibig sabihin, may kasama ang mga rebuilding talim ng mga aswang." Sa kabilang bahagi naman ng batuhan, agad na ibinabalita ng mga aswang na sungayan ang kanilang mga nakikita nitong mga sundalo doon sa unahan. Kaya agad na wika nitong si Commander Abgaya, "Kung ganun, bumalik pala ang mga sundalong ito dito sa kagubatan, Inko Armak. Huwag na natin hayaan na makalayo ang mga ito bago tayo magpapatuloy doon sa kampo ng mga sundalo. Unahin muna natin na patayin ang mga sundalong ito."